Lance POV. Anong matagal pa ba, Hajiwe? Tanong ko sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang mga planong to. Di na ako makapaghintay. Gusto ko matapos rin ang mga iniisip ko. Masyado lang tumatagal to. Konting panahon na lang hihintayin natin. Ayos sana kung nakatulong dito yung mga kaibigan natin eh. Hindi pwede, mariing sabi ko. And I accidentally heard Nermisa and Noel's conversation at si Beatrice ang pinag-uusapan nila. Natakot ako sa kaligtasan ni Beatrice kaya't ang sunod kong ginawa, saktan siya ng sobra para hindi na bumalik pa. And this is the last day. Nang bumalik siya sa kumpanya, nagtago ako para lang hindi ko siya makita. Para lang di malaman ni Noel na nakikipagkita pa rin sa akin si Beatrice kahit wala naman kaming ginagawa. Nakaalis na ba siya? Tanong ko sa sekretary ko. Halos isang oras din ang lumipas kaya't nagbabaka sakali pa rin ako na wala na nga siya tuloy nang umalis. Opo, sir. Sagot naman ito sa akin kaya pinit kong doorknob at binuksan to. Wala na nga siya. Good. Naglakad ako patungo sa mesa ko na mahagip naman ng mga mata ko ang isang laruan sa couch. Nalapitan ko yun at ginawang laro ang Superman. Kanino to? Kay, baka po kay Lou yan, sir. Napapitlag ako na marinig ko na naman ang pamilyar na pangalan na yon. Lou? Sinong Lou? Nalilito kong tanong. Bakit kilala niyo yung Lou na yon? Sino ba yun at sino? Sir, kasama po ni Ma'am Beatrice sa mga anak ninyo. He answered and I stilled again. Mga anak ko? Nauutal na tanong ko at binalingan ko siya. Ano naman ang ibig niyang sabihin na ang anak ko? Sina Lou at Dylan po, sir. Anak ninyo ni Ma'am Beatrice. Nanigas ang aking katawan at mariin na napatitig lang sa laruan na to. Bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na namang lumitaw ang imahe and this time, sobrang linaw na niya. Ang kamay ng batang lalaki nakita ko at ako pa mismo nagbigay ng laruan ito sa kanya. Kailan pa? Kailan pa sila umalis? Kanina lang po, sir. He replied and one thing I found it ay tumatakbo na ako para sundan sila. Sa pagtakbo ko, naabutan ko pang pagsasara ng elevator, pero nakita ko pa kung sinong taong sakay noon. Nakatalikod mula sa akin ng babaeng ilang beses kong pinagtabuyan at inawasan. Siya yon, si Beatrice. At may buhat-buhat pa siyang isang batang babae na namamahinga naman ang ulo nito sa balikat niya. Diretso ang kanyang tingin sa akin. Namumungay ang mga mata at parang inaantok din siya. Lumipat naman ang aking tingin sa isa pang batang lalaki. Inaayos ni Beatrice ang polo shirt niya at di sinasadya magtagpo ang aming mga mata. Siya naman yung ang batang lalaki nakita ko sa shop na yon. Ang nagtanong sa pangalan ko. Dahil kamukha ko roon dali niya at nang sinabi kong pangalan ko sa kanya, tumulo lang ang mga luha niya at patakbong umalis na siya. Daddy? But before the elevator closed, I saw his lips uttering the word daddy. Napahawak ako sa dibdib ko. Ito na yata ang pinakamasakit na nararamdaman ko sa buong salang buhay ko. Nangihina mga tuhod ko kaya, Luther? Sir Lance, ayos lang po ba kayo? Nag-aana lang tanong sa akin ni Des na makitang nakasalampak na ako sa sahig. Dalawang parte ng katawan ko ang masakit. Ang ulo at pati na rin ang puso ko pero mas masakit ito. Mas masakit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung paano buburay ng kirot nito. Ang batang yun ba? Sino ulit ang batang yun, Des? I ask him. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Beatrice, sasabihin ko po sa inyo ito kung sino mga kasama niya. Kung ganon, pinipigilan niya lang ang sariling sabihin sa akin ang totoo. Ang tungkol sa mga bata? Sino nga? Bakit nakita ko ang batang lalaki na yon? Sino mga kasama ni Beatrice ngayon? Sino sila? Bakit hindi ko sila kilala? Bakit di ko malang sila maalala, Des? Sino ba sila? Sigaw ko at naghalo-halo ang emosyong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Bigla naman pumasok sa isip ko ang sinabi ni Beatrice sa akin noon. Lance, mahal kita. Mahal na mahal kita, please. Huwag mong gawin to sa akin. Huwag mo naman gawin to sa akin. Matagal ka naming hinanap. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang sakit na malaman kong wala ka na. Lance, hinahanap ka na ni Luther? Si Lou, ipapakilala ko na sa iyo si Dylan. Lance, ang dalawang batang bang yon, ano mong may-ari ng mga pangalang yon? Hindi. Hindi ko naman kilala mga taong tinutukoy mo at wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko sila gustong makilala pat hindi ako interesado. At yun lang ang mga sinabi ko sa kanya. Na hindi ko naman kilala ang tinutukoy niya at nasabi ko pang wala akong pakialam. Asawa mo? Asawa mong babaeng yan? Si Beatrice lang ang asawa mo, Lance. Siya lang. Hindi, Lance. Hindi ang babaeng yan ang sisira ng pamilya mo. Hindi ko hahayaan. Kung si Beatrice mawawala man, kung ikaw yon,
At kung ikaw man lang yon, walang-wala ang yaman mo, ang kumpanyo mo at ang buhay mo sa isang bagay na mawawala rin sa'yo. Hindi baling mawala kami sa'yo, si Dad at Mom. Huwag si Beatrice na siya lang din makakapag-decide na iiwan ka na nga ng tuluyan. Lance, bukasan mo sanang isip at mga mata mo dahil malakas ang kutob kong pagsisisihan mo mga ginawa mong to. Habang buhay, hihingi ka ng kapatawaran kay Beatrice. Kung hindi mo na matanggap ka, pwes hindi siya. Alalahanin mong sinabi ng ate mo, Lance. Hindi kami susugo dito para lang sa wala. Hindi kami susugo dito para ipaghiganti lang ginawa ninyo kay Beatrice. Nandito kami para ipaalala sa'yo na kapag hinayaan mo itong mangyari at kapag ipinagpatuloy mo pa rin, maraming mawawala sa'yo na hindi mo kayang ibalik gamit ng ang pera o connection mo. Nandito kami. Nandito kami para protekta ng meron ka at ipaalala sa'yo ang karapatan mo sa dalawang buhay na iniingatan ngayon ni Beatrice. Lance, tandaan mong sinabi namin sa'yo. Maraming mawawala sa'yo. Lance, tandaan mo yan. Yun naman ang babala sa akin ng kapatid ko. Nandito kami. Nandito kami para protekta ng meron ka at ipaalala sa iyong karapatan ko sa dalawang buhay na iniingatan ngayon ni Beatrice. Ang buhay ba ng dalawang batang kasama niya, ang tinutukoy niya, yan ba? Sila nga ba talaga? Gusto ko lang pong malaman ang pangalan ninyo, Kuya? Bakit? Bakit mo gustong malaman ang pangalan ko? Kasi po kamukhaan niyo po yung daddy ko. Nasaan? Nasaan na ba ang daddy mo? At bakit mo siya hinahanap? Hindi pa po siya umuwi pero iniintay po namin siya. Iniintay po namin ni Dylan ang pagbabalik niya. Ang pangalan ko. Pasensya na po sa abala. Sina Luther at Dylan po ang kasama ni Ma'am Beatrice. Bago po kayo nawala na sa edad 3 taon pa lamang si Lou at si Dylan naman po, pinagbubuntis pa lamang siya ng kanyang ina. 3 years old. He's just 3 years old when I was gone and now he's 5 or 6 years old. And Dylan, kung pinagbubuntis pa siya ng mommy niya, 1 year old pa lamang siya ngayon. Kaya ba ayaw niya makipaghiwalay sa akin dahil doon? Kaya ayaw niyang putulin ang kolumang koneksyon namin dahil sa mga bata? At ako ba ang ama nila? Sir, di pa man nakasasagot sa akin si Des. Nagmamadali na akong tumayo. Hinarap ko pa ang nakasarang elevator. Kung di lang ako nagulat sa nakita ko kanina, may sapat ng oras pa sana akong pigilan ng tuloy ang pagsara noon. Pero wala. Wala man lang akong ginawa. Hinayaan ko lang yun na magsara. 2 elevator lang meron sa floor ko. At ilang beses kong pinindot to para lang bumukas. Pasulyap-sulyap pa ako kung nakarating na ba sa baba ang elevator ko saan nakasakay naman sila. Des, sabihan mong security sa ibaba na huwag silang palalabasin ang building. Sigaw ko at nang bumukas na nga ito, agad na akong sumakay. Hindi ako mapakali sa loob dahil pakiramdam ko. Hindi ko na sila maabutan pa kahit ano pang gawin ko. Pagkabukas lang nito'y agad na ako namaba sa tinahan na pamanga mata ko. Sinabay da siya at ang kasama pa niyang 2 bata. Sa laki ng kumpanya ko, iilan lang empleyado nasa paligid. Mahirapan pa akong hanapin sila. Halos umikot ang tingin ko sa loob para lang mahanap sila. Naguguluhan na rin ang iba pang nakakita ang pagtakbo ko at ilan natataranta. Napahinto ako na makita ko siya. Naglalakad na sila patungo sa exit kaya hindi na ako nagdalawang isip ang takbuhin ang distansya nila mula sa akin patungo sa exit. Pero hindi pa rin ako nakaabot. Nakita ko lang pasakay na sila sa isang sasakyan at may kasama pa silang isang babae. Beatrice! Sigaw ko sa pangalan niya. Sa layo nga ng direksyon ko, hindi niya ako narinig. Kahit ang sasakyan hindi ko rin naabutan pa kaya't lumingali nga pa ako para lang makahanap ang sasakyan. At saktong may huminto na sa isang pamilya na BMW. Jay? I uttered his name. Alam ko ang sa kaibigan ko ang kotseng ito kaya't nilapitan ko at kinatok ang bintana nito tsaka ako binuksan ang pinto. What the hell, Lance? Sundan mo. Sundan mo ang kotseng yun, Jay. Sigaw ko sabay tapik ng malakas sa balikat niya na ikinangwi pa niya. Ano? Naguguluhang tanong niya sa akin. Hindi at ang tamang oras para magtanong sa akin. May dapat kaming habulin ngayon. Sundan mo na lang ang sasakyang iyon bago pa sila makalayo. Sige na, paandarin mo na lamang. Asiko sa kanya at wala na nga siya nagawa pa kundi sundin ang iniutos ko. Bakit di mo sinabi sa amin ang plano mo, Lance? Malamig na tanong nito sa akin. Tiringnan ko siya. Ano? Anong pinagsasabi mong plano ko? Kurot noong tanong ko at binalik ko pa rin ang tingin ko sa kotseng lumalayo na nga. Kailan ko silang maabutan ngayon. Hindi po pwedeng hindi dahil malakas ang kutob ko na ngayon ang huling pagkikita namin at kapag nangyari na hindi ko na mapapatawad pang sarili ko.
kung mauuwi sa wala mga plan at sakripisyo ko. Sinayang ko lang ang mga paghihirap ko. At kung ang kapalit-tirit ay mawawala sila, parang gusto ko na lang maglaho sa mundong ito. Ang plano mong sampa ng kasa magkapatid na karte. Kung sinabi mo sa akin ng mga yon ay sanang parehong ebidensyang nakuha natin maging sapat na para iahay na sa korte. Pero nagliim ka pa rin sa amin. Kung nakipagtulungan ka sa amin, hindi na sana aabutin pa ng gantong katagal. At tagawa mo pang saktan si Beatrice dahil sa babaeng yon. Kung pwede ko lang sabihin sa iyong totoo, ginawa ko na sana. Ang dali-dali lang sabihin sa iyong mga bagay na yon, Lance. Pero ewan, parang hindi rin sang ayon ng tantana na malaman mong lahat ng katotohanan. Kaya maganda ka na sa consequence na harapin mo ngayong araw at sa mga susunod pa. Mahabang sabi nito. Di na ako nagtanong pa kung sino nagsabi sa kanya tungkol sa plano ko o kung paano ba niya nalaman to. Ang mahalaga sa akin ngayon, maabutin ko sila. At wala na rin akong pakialam pa tungkol sa consequence dahil yung nagplano ko, hindi ko na naisip pa yon. Pakibilisan mo na lamang sa sakin mo, Jay, saka na tayo mag-uusap, sabi ko. Nagsimula na sila at alam kong inareso na nila ang dalawa. Gawin nyo na ang gusto nyo sa magkapatid na yon. Wala na akong pakialam pa. Basta't bilisan mo lang pagmamaneho mo dahil mas lumalayo na sila. Na hindi ko na nga makita pang kotse nila eh. Sigaw ko at mahigpit na kumuyam ang kamao ko. Nagiinit ang sulok ng mga mata ko. Hindi. Hindi dapat yun mawala. Sino ba kasing sinusundan natin ngayon? Sabihin mo nga sa akin para alam ko. Asik pa nito sa akin, sabay hampas sa manibela niya. Ang mag-iina ko. Kasama nilang isang babae. Kailangan natin silang sundan ngayon. Mahinang sagot ko at bigla niyang inihinto ang kotse niya. Anong ginagawa mo? Why did you stop the car, Jay? Pagalit na sigaw ko, tinawakan ko pang kwelo ng damit niya. Umalis ka na nga lang dyan at ako nang magmamaneho. Kung sinasabi mo na may kasama silang isang babae, there is no doubt that she is my wife. At wala kang magagawa kundi hayaan silang umalis na ngayon, Lance. Mariing sagot niya. Your wife? At saan naman niya dadali na mag-iina ko? Tawagan mo, Jay. Tawagan mo siya at pabalikan mo sila ngayon. Malaki ang galit sa'yo ni Elise at kapag plano niyang ilayo sa'yo mag-ina niya, wala akong magagawa, Lance. Hindi mo mapakiusapan ngayon ang asawa ko, sabi niya, pero umiling ako. Bakit? Bakit ko inahayaan kung pwede ka naman siyang pigilan sa plano niya? Walang emosyong tanong ko. Kung pipilitin mo siya, lalo mo lang silang di na makikita pa. Kilala mo si Elise. Ganito rin ang ginawa niya sa asawa ng mga kaibigan natin. Sino ba nagbigay ng ideya sa kanya? Hindi ba ikaw yon? Laban ko sa kanya. Ba't ako sinisisi mo? Matagal na yon. Tatawagan ko na nga lang ang iba. Si Elise ang tawagan mo. Mariing utos ko. Sinaman pa niya ako ng tingin saka siya nagmaniobra ulit at may earphone na siyang suot. Wala. Hindi ko makontak ang asawa ko. Mariing napapikit ako. Malamang sinadya yon ni Elise. Resh, pwede mo bang ilocate ngayon ang whereabouts ng asawa ko? Kasama niya ngayon sina Beatrice. Pinapahanap na magpapanggap dyan. Oo, nakarma na nga. Sabi mo na rin ang isa na magpunta sa bahay nila dahil baka nandoon sila. Sa halip sundan nga sila, bumalik lang kami sa kumpanya dahil ang sabi niya mga kaibigan na namin ang bahala. Pero sa pagbabalik ko siya namang pagbibigay sa akin ni Des ng isang folder at may naghihintay na agad sa akin attorney. Kung umpisa pa lang naguguluhan ako dahil bakit ako dinalo nito, parang wala lang sa akin ngunit nang malaman ko ang dahilan ay nagsimulang uminit ang ulo ko. Ano to? I ask him. Buksan niyo po, sir. Sabi nito sa akin at ang makita lang ang folder na ito'y masama na agad ang kutob ko. Kaya hindi na ako nag-aksepa ng oras. Binuksan ko na ito at tinignan ang laman. Pero parang mabibitak ang ulo ko na mabasa ko nakasulat sa papel. Hindi ako sigurado kung alin sa dalawang parte ng katawan ko ang maunang mahati. Ang ulo ko ba o ang puso ko? Beatrice. Right from the very start, daladala na pala niya ang pangalan ng pamilya ko. Kaya parang dinaganan lang na malaking batong dibdib ko. Wala akong alam. Wala akong alam tungkol sa mahalagang bagay na to. Wala rin ako naalala. Divorce paper? Hindi ako nagdalawang isip, punitin ang papel na to. At sinama ko pang folder na hawak ko. Nandidilim ang paningin ko at parang mawawalan na ako ng malay nang wala sa oras. Pero hindi ako makakapayag sa bagay na to. Hindi ko hahayaan na mangyari to. Wala pa. Wala pa ako nagawa kaya hindi ito po pwede. Lance, umalis ka na, attorney. Hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko. Umalis ka na ngayon din. Sigaw ko sa kanya at sa pagkabigla niya, napa-atras pa siya. Lance, sariling desisyon niya ito at kahit pa siyang kaharap ko ngayon, hindi ko pipirmahan ang divorce paper na yan.
Sigaw ko na halos maputol ang litid ng utak sa leeg ko. Pasensya na po. Umalis na muna kay attorney. Pasalampak na umupo ako sa couch. Dahil sa nararamdamang frustration, halos sabunutan ko na rin ang buhok ko. Hindi naman to. Hindi naman to ang gusto ko. Lance, kung alam ko lang. Kung may naalala lang ako tungkol doon, sana sinabi ko na sa kanyang plano ko. Sana sinabi ko ng lahat-lahat at di na sana kami aabot pa sa puntong to. Kung alam ko lang na ganito pa lang mangyayari sana, sana hindi ko na siya pinagtabuyan pa, Jay. Sana hindi ko na lang ipinakita at pinaramdam sa kanya na hindi ko na siya mahal. Sana. I stood up from my chair at malakas sa sinipa akong center table. Ako lang ang dapat asasihin. Ako ang nag-umpisa ng pasakit na to. At kung hindi ko man sila makikita ulit, dapat ko lang pagbayaran ang lahat ng to. Dapat ko lang maramdaman ang sakit na to. Dahil ako. Dahil ako naman na may kagagawa ng lahat ng to. Paano ko nasasabi ang mga katagang asawa ko si Narmisa, gayon siya naman ang totoong asawa ko? Paano ko nasasabi ang lahat ng yon at ipinagtatanggol ko pa sa harapan niya? Ilang beses na sinabi kong mahal ko ang asawa ko, gayon siya naman pala talagang babaeng dinala ko sa altar at pinakasalan. Sumasakit ang ulo ko dahil may mga imahe ng sunod-sunod na mitaw sa isipan ko. At sa dami noon hindi ko na nakayanan pa. Nakabibingi ang mga boses na narinig ko. You need to calm down, Lance. Ano ka ba? Ba't nagkakaganyan ka? Sigaw sa akin ni Jay at marahas na inilog ang katawan ko. Pero paunti-unting nawawala ang kanyang boses. Hindi ko na siya marinig pa. At di rin siya marino sa paningin ko. Bumigat ang talukab ng mga mata ko. Mariing pinikit ko ang mga mata ko na unti-unti tumulo na rin ang luha dahil malino ko na nakikita ang mga nawawala kong alaala. Simula nang lumuhod ako sa harapan ni Beatrice para hingin ang kanyang kamay. Noong mga panahong naghihintay ako sa kanya sa altar at kitang-kita kong paglalakad niya patungo sa akin. Kasama niya. Kasama niyang parents niya. Sunod-sunod na ang pagpatak ng mga luha ko na sabihin ng priest na mag-asawa na kami. Ang lahat ng yon, nakikita ko ang sarili ko na bukas ng kasiyahan ang mukha ko at maging siya rin. Sunod na eksena ang nakita ko yung pinagbubuntis sa lamang niyang aming anak hanggang sa nanganak siya at nagsinang na isang batang lalaki.